Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading ito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha kayo energy. So guys, so let's check your energy. Okay. Your energy, the temperance, and the 10 of cups. So possible meron ka ng family or you're manifesting your wish fulfillment to have a happy family, complete family, masayang pamilya. Pero possible talaga dito guys, may pamilya ka na lang, masaya kayo ng family mo. And with the temperance, you are healing your own energy, your own aura, nag-heal ka, kalmado ka in yung personality mo. Kalmado, easygoing, nag-heal ka, no? And yung energy mo is healing para sa iba, nakaka-heal. Parang angelic vibe ba, no? Na parang stream na kalmado yung tubig. Na hindi mapanganib. Parang mababaw lang. And with the rainbow, yung personality mo ay nagbibigay kulay para sa mga tao. Or sa mga kilala mo. Sa mga nakakilala sa'yo, sa mga nakakita sa'yo, sa mga nakakausap mo. May pagka-ano ka dito, angelic personality, healing vibe, no? With the temperance. So, peaceful yung energy mo. Energy ng person mo. Oh. Ang dami. Ayun na lang. Ano ba itong una dito kanina? Ito ata. And with the Queen of Swords. Okay, kina-cut off ka niya sa buhay niya. Possible na galit ko sa'yo. May kinagalitan sa'yo. Tingin niya, nag-over the backwood ka na. Lumagpas ka na sa boundary niya. Itong person mo ay confused. Stuck. And, nagiging bitter. Nagiging matigas yung puso niya dito. Nagiging cold yung place na parang and the color niya parang nagiging cold, unemotional pagdating sa'yo. This is someone na intellectual and logical mag-isip, someone na parang walang emotion siya, parang walang care siya sa'yo ngayon, no? Parang nilalayo niya yung sarili niya sa'yo. Ayaw niyang lumapit ka. Parang ganun. Kina-cut off ka sa buhay niya. Kasi conflicted yung isipan niya. Confused. Parang nasa limbo siya. Ano bang reason kung bakit ito parang nagiging confused or stuck at parang blind, naka-blindfolded yung person mo. Can't take action, can't do anything, no? Sa inyong connection or relationship. Ano bang reason dito? Anong reason? With the world. And the hermit. Na-isolate niya sa sarili niya. Possible na ayaw kang kausapin ito.
Pero sabi niya, hindi pa daw nag-end with the world, no? In reverse. Napapakalma lang to ng utak niya for sure, yung person mo. Nagpapalipas ng galit. Yes. Pag na... pag nawala na daw yung init ng ulo niya, or pag tumahaw na siya, pag umukay na yung mood niya, lalabas na naman to sa shell niya. Hindi pa daw nag-end eh. Wala pa daw nag-end, no? O hindi pa daw, kumbaga, itong person na to, unsure pa. Kung talaga ba nga forever kanya i-block, i-cut off sa buhay niya, with the Two of Swords, mabalik pa daw siya yun, with the Hermit in reverse. Nagpapalipas oras lang, or tinopak lang siguro to, kasi may kinagalitan. And with the world, ano ba kinagalitan sa inyong person na to? Ano kinagalitan niya dito? Bakit siya nagalit sa'yo? Dahil naging dominante ka. Naging controlling ka. Dahil na naging matigas yung puso mo. Dahil bumalik ka. Lumayo ka na daw, bumalik ka pa. Dahil na strong yung personality mo. Na-intimidate ko sa'yo, guys. And, possible takot kong ma-inlove sa'yo na tuloy na with the Six of Cups. Dahil magaan yung loob sa'yo. Pero nandun yung na-intimidate siya. So, ibig sabihin, itong person na to ay pag lumalayo ka, habulin ka niya o nagkakagusto sa'yo. Pagka bumalik ka, ika-cut off ka niya. Ah, parang manipulation yung ginagawa niya. No? Manipulation. Pagka magaan yung loob mo sa kanya, ay natatakot siya, na-intimidate siya. Kumbaga, pag nagiging soft-hearted ka, naging malapit ka na, naging close ka na sa kanya, ay nagiging matigas naman yung puso niya sa'yo. Kinakat off niya, nagiging iba na naman yung ugali niya. And then, pagka lumayo ka, ay parang ayun, gusto kanya habulin or sumusunod yung emotion niya, no? Nagiging emotional siya. Pero pagka ito, babalik ka or bumabalik ka, na-intimidate siya sa personality mo with the Emperor. Powerful yung personality mo. Someone na influential or may pagkabossy, magsalita, or someone na in power and authority. Para may authority magsalita, no? Na mag-speak up. At siguro itong person na to ay parang simula pagkabata niya, parang nilimitahan siya na mag-speak up ng, kumbaga, yung maging prangka, no? Na ilabas yung sa loobin niya. Kaya ayaw niya ng personality mo. Na-intimidate siya. Kasi baka hindi siya sanay ng gano'n. Parang nayabangan siguro. Or, actually, hindi naman mayabang yan. The Emperor na yun. Ano lang talaga. Talaga may authority to speak up or to rule pag Emperor energy or to command, no? Meron siyang karapatan. Parang gano'n, no? Powerful yung personality. Para siya na-irritate. Parang gano'n. Na-irritate sa personality mo kasi magkaiba kayo yung personality. For sure. Or, yes, na-intimidate siya sa'yo. Dahil strong din yung personality niya. Feelings ng person na to towards you. Kunin pa natin yung feelings niya maliban dito, guys, ha? Feelings niya towards you. Ay, no? Confused, unsure. Parang nakablindfolded.
In a limbo. Pero may feeling siya. Kaso lang, ano pa siya ngayon? Conflicted yung isipan niya. Magulo, no? Hindi niya alam. Puro dark na naisip niya dito. Nasasaktan to. Or na-intimidate. May fear, no? May takot to na nagkukontrol sa kanya. Napapatala siya sa inner fear niya, no? Parang siya din mismo ang tumatakot sa sarili niya, no? Ay, nakuha ko na ata, guys. Pero may feelings sa iyo, may distance sa inyo, pero with the Knight of Cups, alam niya na may gusto siya sa iyo, no? Or this person wants to offer you a cup of love, pero unsure siya. Yun. Dahil parang ang dark ng kanyang environment. Parang bakit kaya lumabas yung Two of Swords na yan? Clarification of the Two of Swords, dalawang beses lumabas yun eh. Bakit ba naging conflicted yung isipan ng person mo? Unsure? Confused? Okay, ito yung isip niya. Hindi niya alam kung ano pipiliin niya. Mahal ka niya, may feeling siya sa'yo. Talagang sincere yung feeling siya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo, malambot, pero parang nire-resist niya with the King of Swords. Dahil na-intimidate siya sa personality mo. May takot siya, may fear siya na masaktan. Or may fear to na kontrolin mo siya. Dahil itong person na to, ayaw din magpakontrol to. So, tingin niya controlling ka na person. Control na yung emotion mo and you're strong. Strong yung personality mo. Someone na commanding or influential or someone na powerful, no? Pati yung speech mo ay powerful din with the emperor kasi that's your personality. Hindi niya pwedeng paguhin yun. Ang bagay sa mga gantong tao, guys, yung mga pagkaganto, na-intimidate siya sa mga strong yung personality. Bagay dito yung mga Queen of Cups, diba? Mga soft-hearted. Yung panlabas. Pero, inside, hindi mo alam, no? Pero, pwede din, Empress in Reverse. Alam yung Empress in Reverse? Fake Empress. Kasi pag Empress na totoo, prangka din yun, totoo din yun. So, hindi din sila bagay. No? Ang bagay dito, peke na tao. Ay, hindi siya ma-intimidate. Yun nga lang, isahan siya nito. Isahan ito, yung person na to. Mauto, utuin lang siya. Yun yung gusto niya na partner. Yung utuin lang siya, no? Yung, kunwari, mabait, mabulatit, no? Kunwari, yung mga peking tao. Baka makatagpo yan ng kamatch niya, no? Tapos, maganyan, madaling maano yun. Maisahan, no? Dahil hindi marunong mag-identify. Totoo sa peke. Madalas nadadala ng mga peke na tao yung ganyan. Pagka strong na personality, kadalasan totoo yan. Pag prangka. Pero pagka yung mga masamang ugali, fake yan kaharap eh. No? Yung mga masamang tao. Pabakstab yan, patraidor. So, ito yung nababagi sa kanya. Yun yung fake na person. Ayaw niya yung strong yung personality na totoo. Nagsasabi ng totoo. Gusto niya yung kunwari pabait-baitan. No? Pero yung gawain eh. Masama pala. No?
may timang budhi, nananbahay pa ng kapwa. So, yun ang bagay sa kanya. So, let's see kung ano yung feelings mo naman towards sa person na ito. Feelings mo towards sa kanya. Ang pangit ng ano nito nga. Parang sapra. Feelings mo towards sa person na to. Okay. Ay, nawalan ka na din ng attraction, no? Dahil naging cold na siya, oh. May plans ka. Pero nasa malayo. May distance talaga sa inyo. May plano ka na possible mag-travel to meet this person. Pero with the Page of Wands, parang nawalan ka na ng attraction. Parang ayaw mo nang ituloy yun, yung plano mo dito. No? To be with this person. Ano pa yung feelings mo ngayon towards a person na to? With the Empress. Burden. Tingin mo, yes. Nadadala na ng burden. Pasanin, responsibility, problema, sama ng loob. Nafe-feel mo eh, naging cold na siya sa'yo eh, or yes. Na-feeling mo, nag-end na. Nagkaroon na ng completion sa inyong dalawa and your anger, no, with the Knight of Wands. You want to end this with the High Priestess. Nafe-feel mo, malakas yung intuition mo dito. Na this person ay, or nalaman mo through tarot readings na naging cold na. So, eto na lamang guys para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.